Jessica, isang patrol vehicle nga ng South Luzon Expressway ang nabangga, nakaladkad at nadaganan ng isang trailer truck sa isang bahagi ng South Luzon Expressway kaninang hapon. Baka nag-counter po yun eh. Sa kuhang ito ng isang motoristang napadaan sa Estec sa Binyan kaninang hapon, makikita ang isang trailer na pumaibabaw sa traffic patrol car ng Estec. Ayon sa traffic investigator mula sa Highway Patrol Group, naghahanda ang dalawang tauhan ng Estec na sakay ng patrol vehicle para sa isang operation upang makita ang mga nagsispeeding. Pero bigla raw silang binangga ng isang truck na may dalang container. Sa bilis daw ng takbo ng trailer truck, nakaladkad ng truck ang patrol vehicle papuntang lane 1 ng southbound. Habang nag-re-align siya ng vehicle niya, sir, yun naman sa antimanong, nabangga naman siya ng truck from the right side ng sasakyan niya. Ngayon, pagkabangga, tumawag yung pick-up hanggang nakaladkad at nasa ibabaw yung truck habang kinakaladkad siya. Isang sakay ng nabanggang patrol vehicle ang namatay sa disgrasya habang malubhang nasugatan ang isa pa. Hindi pa ito kinukumpirma ng pamunuan ng Estec, pero kinumpirma ng kanilang tagapagsalita na sasakyan o patrol vehicle nga nila ang nabangga. Nagdulot ng matinding traffic sa southbound lane ng Estec ang disgrasya. Pasado alas 5 na nang matanggal ang dalawang sasakyan sa gitna ng kalsada. Ayon sa HPG, nasa kustudiya pa ng Estec ang driver ng trailer truck. Maharap daw ito sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and serious physical injuries. Jessica, inabot nga ng ilang oras yung daloy ng trapiko doon sa southbound ng Estec kaninang hapon dahil nga sa insidenteng yan. At tayo nga, umalis tayo ng South Luzon Expressway para magpunta rito sa Quezon City. Inabot din tayo ng Siamsiam at katulad ng video yan sa Mayquirino Avenue na kung saan matindi ang traffic. Na silipin naman natin ang daloy ng trapiko sa iba pang bahagi ng Metro Manila. Ayon sa latest, or as of 9 PM, ayon sa MMDA, ay heavy traffic pa rin sa EDSA northbound sa may Ayala Tunnel, sa Guadalupe Bonifacio Show, sa may Ortigas Flyover, hanggang pagbaba ng White Plains, Tuason Tunnel sa Cubao hanggang Muñoz, Congressional Avenue, ay mabigat po ang andari ng trapiko. Yung kanang bahagi ng screen na nakikita natin ay ang matinding traffic sa may EDSA Cubao. Jessica? Ang daming kalaban sa kalye ngayon, no? JP, yung Christmas rush, yung dami ng volume ng mga sasakyan sa kalsada dahil magpapasko na nga. Tapos masama pa ang panahon, so medyo madulas. Kailangan talaga dagdag o triple rin ng pag-iingat. Yes, Jessica. Kaya yung madulas na, kasi kanina medyo umaambun-ambun din sa may bandang south, isa sa mga tinitingnan ng mga investigador ay yung na posibleng dahilan din ng aksidenteng nangyari doon naman sa pinakita natin kanina sa may Estec ay yung madulas sa daan. Pero meron ding based din doon sa kanilang initial investigation, di umano mabilis ang takbo ng driver ng truck. Kaya nagresulta nga sa insidenteng yan. Matinding traffic talaga dahil kahit saan tayo mag-ikot, Jessica, ngayong gabi, talagang ultimo nga yung ways, yung ano, talagang halos malito na sa kakabigay sa atin ng direction kung saan talaga pwedeng dumaan. So tama nga yung nabanggit, talagang tiis-tiis at kung maaari nga, iwasan na yung pagbiyahe kung hindi naman, kumbaga, ganun ka necessary. Ayon din naman yan sa MMDA. Jessica. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.